aki pong Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating pong Vice Mayor Ani Lacuna Pangan, sa ating pong mga konsihan, mga kapwa ko po department heads, at sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila, isang makadiyos at makakalikasang umaga sa inyong lahat. Una po, gusto ko pong magbigay pasasalamat sa ating pong Mayor Francisco Moreno Dumagoso at Vice Mayor Hani Lacuna Pangan sa pagbibigay po ng tiwala sa amin po, sa aming departamento, ang Department of Public Services o DPS, upang maging parte ng solusyon sa pagsasaayos at sa paglilinis ng lahat po ng lansangan natin dito sa lungsod ng Maynila. Pangalawa po, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon para pasalamatan po lahat ng aking pong mga kasamahan sa DPS sa inyong pong mainit na pagtanggap sa akin bilang inyong OIC. Alam niyo po, katuwang po natin ang ating pong mayor at vice mayor sa pagbibigay po ng kautusan na baguhin po ang ating lungsod ng Maynila. Pagbabago po na itama po ang mga kamalian ng nakaraan. Pagbabago po para gawin po ang lahat ng ating makakaya upang manguna po tayo sa ating mga kalapit lungsod na pagbibigay po ng maayos at tamang paglilingkod sa ating pong bayan. At pagbabago po sa ating pong hinaharap upang pandayin po natin ang kinabukasan ng ating mga susunod na saling lahi. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Dahil po kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon na maging parte ng inyong pong adhikain na baguhin, linisin ang ating lungsod ng Maynila. At ngayong pong umaga, nais ko pong ipakilala ang katuwang po ng ating mayor sa paglilinis, pagpapaganda at pagsasaayos po ng Manila. Walang iba po kundi po ang ating kagalang-galang Vice Mayor, Hani Lacuna Pangan. Marami pong salamat, Director Kenneth Amoral. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Siguro po nagtataka kayo kung bakit ako po ang nandito sa inyong harapan. Sinadya po talaga ng ating pong Mayor Isko Moreno Dumagoso na hindi po siya magsalita ngayong umaga dahil alam po niya na alam niyo na sa darating po ng Huwebes ay kanyang kaarawan. Baka hindi humatigil ang pagbati ng happy birthday sa kanya. Hindi po. Sa totoo po, meron po silang isang fundraising activity ngayon na ginaganap po para po sa mga cancer patients ng PGH. Noon pong isang linggo ay ipinarating na po, dinala po sa Konseho ng Maynila ang pinakamahalagang batas na atin pong ipapasa ngayong taon para po sa susunod na taon. Ito po ay ang executive budget para po sa taong 2020. Bakit po ito ang pinakamahalagang batas na ipinapasa po natin taon-taon? Dahil po sa executive budget, doon po nakalagay lahat po ng gastusin at tustusin ng ating pamahalang lungsod na kung saan po ang lahat po ng mga departamento ay iniisip po lahat ng mga programa at proyekto na para po sa kapakinabangan ng ating pong lungsod. Nandito po nakalagay ang lahat po ng mga programa at proyekto patungkol sa social amelioration program po ng ating pong pamahalang lungsod at nandito rin po nakalagay lahat po ng mga mapapakalimbangan po ng ating mga empleyado. Makakaasa po kayo na pipilitin po namin matapos talakayin
ang ating pong budget para sa 2020 bago pa po umabot ang Pasko. At makakaasa din po kayo na ang pondo po na inilaan natin sa lahat ng ating mga programa at proyekto po ay mailalagay sa tama o sa wasto. Ngayon po nga linggo ay ipagdiriwang naman ang 73rd anniversary ng Manila City Library. Pinabati po namin sila. At isa po sa kanilang mga proyekto ngayong linggo ay yung kanilang pagbibigay ng mga libro. Kaya po kung sino man po sa inyo ay may mga natatago pang mga libro na hindi na po nyo kailangan, kung maaari po ay i-donate na nyo po, donate a book sa ating pong Manila City Library in connection po sa pagdiriwang nila ng kanilang 73rd anniversary. Ngayon din pong linggo, dahil po kaarawan ng ating pong punulungsod, ang isa po sa pinakamalalapit sa kanyang health services po, marami po tayo papasinayahan ng mga ospital at mga kagamitan gaya po sa Gat Andres ay papasinayahan na po natin ang ating dialysis center na magkakaroon po ng bagong pangalan at karagdagang mga dialysis machines sa ospital ng Maynila po. Papasinayahan din po natin ang ating kauna-unahang blood bank at ang TB docs. Sa Manila Health Department naman, ang first ever refrigerated vaccination room po sa may public health laboratory dyan po sa Kirikada. Napakarami po natin mga activities ngayon pong linggo, pero meron pong isang pinapakiusap ang atin pong punong lungsod, Francisco Isco Moreno Dumagoso, na sana po sa kanyang kaarawan sa ganap na alas 7 ng umaga ay sabay-sabay po tayong maglinis ng ating pong kapaligiran, ng ating pong tanggapan. Ito na po siguro ang pinakamagandang magiging regalo po natin sa ating pong punong lungsod. So yun lamang po, maraming salamat. Papaalala ko lamang po sa inyo ang lagi pong sinasabi ng ating pong Mayor Isco Moreno Dumagoso na sana po ay simulan natin ang linggo na may ngiti sa ating mga labi at gawin po natin ang ating mga responsibilidad ng maayos at tapat. Maraming salamat. Maganda umaga. Manila, God first. Yes.
Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa umagang ito. Manila, God first. Haji! Morning! Morning! Team DPS! Morning po! Morning Idol! Morning Idol! Ito mga moment, shoutout po sa lahat ng ating nakasubaybay sa aming YouTube channel. Good morning po. Shoutout po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Sa mga kababayan kong OFW, so ito yung kakanapan for this morning. And ito, marami pong magandang mangyayari din kayo sa Mandela. So, subaybayan po natin ang ating YouTube. And maraming salamat po. Manila, God first.